Ayan mga lods, oh, kita mo? Si Senator Manny Pacquiao, nung tumatakbo po siya bilang isang senador, sinuportahan po siya ng ating mahal na Pangulo. Tapos ngayon po, biglang kinalaban po niya ang ating Presidente Duterte. Paano po yan, sir? Wala pong respeto si Senator Manny Pacquiao. Yo, what's up mga lods? It's Megan Peps TV. Welcome back po sa YouTube channel. Magandang araw po sa inyo mga loading tunay dyan, lalo-lalo na po sa full support sa aking YouTube channel at kay PRRD, sobrang thank you po sa inyong suporta. Ito na po mga lods, Kinundena na po ng PDP Laban ang ginagawang hakbang ni Senator Manny Pacquiao dahil po sa pagkalaban nito sa ating mahal na Pangulo na dapat po ay nakikiisa po siya dahil siya po ay kapartido ng PDP Laban. Alam naman po natin na dati po ay sobrang suporta po ni Senator Manny Pacquiao sa ating mahal na Pangulo dahil siya po ay inendorso nito sa pagtakbo bilang isang senador ng ating bansa. Pero ngayon po, nalaman niya po na wala po siyang mapapala o hindi po siya ang manok ni PRRD para sa susunod na eleksyon or sa 2022 presidential election. Bigla po itong kumambyo mga lods. Bigla po niyang kinalaban ang ating mahal na Pangulo at binabato po nito ang problema sa West Philippine Sea na ultimo po siya, hindi niya po alam kung ba't po nangawala ang mga isla na dati po pag-aari ng ating bansa. Dito niyo po malalaman talaga ang utak ng isang pulpolitiko mga lods, no? Kung wala na pong silbi sa kanya ang isang tao na tumulong po sa kanya nung mga nakaraan, eh bigla na lang po siyang buwabaliktan. Dahil nga po hindi po siya ang manok ni PRRD sa 2022 presidential election. Pero bago po tayo magsimula mga lods, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click nyo rin po yung notification bell para lagi kayo ma-update sa mga video kong ina-upload. Ayun nga po mga lods, no? Dahil po sa ginawa pong hakbang ni Senator Manny Pacquiao, nag-usap-usap na po ang mga partido ng PDP Laban para po kundinahin si Senator Manny Pacquiao sa mga ginagawa nito sa ating mahal na Pangulong Duterte. Dito nyo po malalaman mga lods na talagang ayaw na po sa kanya ng kanyang sariling kapartido mga lods, no? Biruin nyo, magpupulong-pulong ang kanilang partido para po siya ikundinahin. At sino nga po ba lumapit sa PDP Laban para po siya ay maging kaisa dito sa PDP Laban mga lods? Diba? Siya rin po ang nag-endorso ng kanyang sarili o nagpresenta na sumali dito. Tapos bigla po niyang kakalabanin. At biruin nyo mga lods, naging acting president pa siya nito. And mga lods, panoorin po natin itong video para malaman nyo po kung gaano po talaga ka-traidor ang ginawa po ni Manny Pacquiao at inayawan po talaga siya ng mga sarili niyang kapartido. Biruin nyo, si PRRD ang chairman ng PDP Laban tapos kakalabanin mo ito. Ano yun, di ba? Isang ka-traidoran talaga naman. Dahil yung mismong partido ninyo ang nagpag-grow sa iyong political career tapos bigla mong kakalabanin. Panoorin po natin itong video na ito mga lods at sana po ay magustuhan nyo po ang sinabi po ng mga partido ng PDP Laban na kinukundi na po nila si Senator Manny Pacquiao. Eto na po mga lods, panoorin po natin. Isang resolusyon ang inaprobahan ng PDP Laban Bulacan Chapter bilang pagkundina sa presidente ng partido na si Senador Manny Pacquiao laban sa pahayag nito sa chairman ng partido na si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Si MJ Mondihar sa detalye ng balita live. Troy, magandang gabi. Isang ranking member nga ng PDP Laban na nagsalita at giniit na may mga miyembro ng PDP Laban ang kumukundina sa naging pahayag kamakailan ni Senador Manny Pacquiao laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kinundina raw ng PDP Laban Bulacan Chapter ang mga patama ni Senator Manny Pacquiao laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay sa pagkikipag-ugnayan nito sa China sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, si Pacquiao ang acting president ng PDP at si Pangulong Duterte naman ang chairman ng partido. Ayon kay Pacquiao, nakukulangan siya sa hakbang ng Pangulo laban sa China kumpara nung bago ang pampanguluhang eleksyon. Nakakapanghina raw yung galaw ng Pangulo sa issue di tulad ng dati. Pero para sa ibang miyembro ng PDP, mali ang pagpuna ni Pacquiao sa Pangulo. Yeah, tama yan. Kasi ang isang partido, we have to work together. If there are issues or differences, we have to thrash out within us, within the membership. Yung mga kasabihan nga natin, we don't wash our dirty linen in public, di ba? Tama po ito. Magaling po itong sinabi nitong partido po, kapartido po ni PRRD mga lods. Dapat po pinag-uusapan mismo ninyo yan dahil kayo po ay magkakapartido lamang. Huwag po kayo magkukontrahan. Parang pinagtaksilan nyo po ang sarili ninyong partido sa ginawa nyo, Senator Manny Pacquiao.
So kung meron kang mga puna sa presidente or anything doon sa partido, siguro the constructive way to do it is pag-usapan ninyo within the party. Tama. Dahil may process naman kami sa partido, kaya nga democratic and consultative ang isa sa prinsipyo ng PDP. Dahil yung mga ganyang issues, pwedeng mapag-usapan sa level ng partido. Hindi kailangan dali sa media, sa publiko. Sinabi rin ni Matibag na nagdudulot ng kalituhan sa mga miyembro ng PDP ang pahayag ni Pacquiao laban kay Pangulong Duterte. That's precisely the point of us going around to show the support to the president sa ongoing projects niya against COVID-19, promote the 10-point economic agenda. Then you will hear somebody from the party criticizing the president. Siguro medyo off-tangent. I don't want to call night sowing discord, but somehow yung mga ibang members will have a confusion. Which, doon na nga, ito na nga yung naging resulta. Kaya siguro yung PDP Bulacan nagpasa ng formal na resolusyon. Alam mo, hindi lang naman to sa Bulacan eh. Sa iba-ibang lugar, ganun din yung sentiment. It so happened that the province of Bulacan put forward this resolution formally. Naku po, Senator Manny Pacquiao, hindi lang po pala yung Bulacan chapter ninyo yung nagmi-meeting para po kayo'y kondinahin. Lahat po pala ng mga kawani po ng PDP Laban, ayaw po talaga sa inyo. Panoorin pa po natin to, mga lods, baka interesado po itong video na to. Na dinala sa National Committee namin. Kung politika ba ang dahilan kung bakit tila sinusuwag ng PDP Acting President ang chairman ng PDP na si PRRD. Ayun mga lods, kita mo. Si Senator Manny Pacquiao, nung tumatakbo po siya bilang isang senador, sinuportahan po siya ng ating mahal na Pangulo. Tapos ngayon po, biglang kinalaban po niya ang ating Presidente Duterte. Dahil po hindi po siya inendorso sa susunod na eleksyon bilang Pangulo. Diba? Dahil may plano po talaga tumakbo to bilang Presidente ng ating bansa. Paano po yan si Senator Bongo, yung itinaas yung kamay para po sumunod sa yapak po ni PRRD? Nasaktan po yata, kaya po ayan, biglang bumaliktad, kinalaban na po bigla ang ating mahal na Pangulong Duterte sa manang ugali. Narito naman ang sagot ni Matibag. I don't want to second guess Senator Manny Pacquiao, he has his own reason. Kaya nga tama yung ginawa ng Bulacan para mapag-usapan namin eh. Ayan. Pero sana naman hindi dahil sa politika o sa pagtakbo, because kung yun yung magiging dahilan, that will be a reason para mahati yung partido. Wala na pong ibang rason, Sir Matibag. Political lang po talaga ang nag-udyok po kay Senator Manny Pacquiao para gawin po yan. At sa mga buyo po niyang mga nasa likod nito, alam po natin kung sino po yung mga taong bumubulong dito kay Senator Manny Pacquiao. Alam naman po natin napakalaking utang na loob po niya sa ABS-CBN. Sino po ba yung nasa likod ng ABS-CBN? Alam na po ninyo yan. Imposible po hindi po tatanaw ng utang na loob yan, dahil yan po ang nagpag-grow kay Senator Manny Pacquiao sa kanyang boxing career. Di ba po? So, ang sa akin, kung merong mga kailangan itama at panawagan sa ating Pangulo, meron tayong proseso sa partido. At we somehow have to respect the leadership of our chairman, who happens to be the president of the country. Paano po yan, Sir? Wala pong respeto si Senator Manny Pacquiao. Hindi nga po marunong tumanaw ng utang na loob eh. Kaya kung ako sa inyo, Sir Matibag, kundinahin nyo na po yan si Senator Manny Pacquiao, isuka nyo na po yan dyan po sa PDP Laban. Dahil magiging problema po talaga yan sa inyo, partido ninyo, sa susunod na mga eleksyon. Troy, punto dito ni Attorney Matibag, irespeto mo, irespeto yung liderato ng Pangulo bilang chairman ng partido at Pangulo ng Bansa. At sinabi rin niya, Troy, na kung ikaw ay miyembro ng PDP Laban at binabanatan mo yung chairman, parang binabanatan mo rin yung sarili mo kasi nga miyembro ka ng party. Ngayong hapon ay pinabot natin yung pahayag ni Attorney Matibag sa kampo ni Senator Manny Pacquiao. At sa ngayon, sa pag-ere ng ating balita, ay wala pa silang response sa ating request para nga makuha yung kanilang panig. Mananatilin mang bukas, Troy, ang SMN News sa panig ni Senator Manny Pacquiao. Troy? Ayan mga lods, napakinggan nyo naman po yung pahayag po ni Sir Matibag. Buti nga po si Sir Matibag, alam niya po kung ano po dapat ang respeto sa kanilang partido. Pero si Senator Manny Pacquiao, wala na nga pong respeto sa ating mahal na Pangulo, wala pa pong utang na loob. Paano na lang po yan pag nanalo pong Pangulo ng ating bansa ito?
kumbaga para sa sariling interest o sa political career po niya, pinagpalit po niya ang malaking tulong na binahagi po ni PRRD sa kanya. Hindi po talaga kayo kasali sa akin listahan kung hindi po kayo inendorso noon. Pinahabol pa po yun, yung pag-angat ng kamay sa inyo bilang senador. Eh di nanalo kayo. Tapos ngayon, eh bigla nyo kakalabanin kung sino po yung dahilan kung ba't nanalo kayo. Ha? Dito po natin malalaman ang totoong ugali ng isang politiko kung meron po ba talaga siyang utang na loob sa tumulong sa kanya o wala, o meron po ba siyang respeto, mga lods. Yan po si Senator Manny Pacquiao, eh hindi na po namin palulusutin yan kung saan man pong balak niyan tumakbo pa. Dahil eh kung ganyan po pala ang ugali ng ating politiko, eh mas mabuti na lang pong wag na lang po nating iboto. Sobrang swerte na po ni Senator Manny Pacquiao sa kanyang natatamasa ngayon, pero naghahangad pa po siya ng power sa kanyang sarili. Kung kayo po talaga eh para po sa bayan ang pagtulong ninyo o sa taong bayan, eh hindi na po kayo maghahangad ng mataas na posisyon para po makatulong, dahil ang pagtulong po ay wala po yan sa posisyon. Ang pagtulong po ay nandyan po sa puso. And mga lods, hanggang dito lang po ang aking video ginawa. Sana po nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo po, eh please click the subscribe button and click nyo rin po yung notification bell para lagi kayo ma-update, mga lods. And share nyo po yung mga video ginagawa ko. Like nyo po. Comment po kayo dyan. Ano po opinion nyo sa ginagawa po ni Senator Manny Pacquiao. Ito po si Peps TV, mga lods. Stay safe. God bless you all. Peace.